whatever in Psalms 33 verse 1-5. Rejoice in the Lord, you righteous ones. Praise from the upright is beautiful. Praise the Lord with the lyre. Make music to him with a ten-stringed harp. Sing a new song to him. Play skillfully on the strings with a joyful shout. For the word of the Lamb, for the word of the Lord is right, and all his work is trustworthy. He loves righteousness and justice. The earth is full of the Lord's unfailing love. It's the word of God. I shall not be moved.
Maragsahan kami unay na tutubo na tinay ko yung
sandali. Kaya't maawis kayo amin, lalo na bitiyag tutubo, na umay kayong makipag-mensahe instead of maki-join the worthy celebration na kwanong gagawin tayo higitap ng tiyak at idaydayo kayo. Kaya't dagidyo yung umay, i-request niya aming dagidyo necessary things nga, alam kayo may personal things like weddings, kasi may katamasapol nga agala tayo. Kaniti, i-request mo tang kumangagala tayo iti on their mga spoon and fork. Tapno, hantay mo marigatan to. We have to follow aming precautions. Tapno, kasi mayang iti taray na tayo niya po yung space tayo. At i-dagam iti hapon, sito tayo sa niti patsyan niya at balig iti tayo niya. Praise Festival, kaya isublit iti aming nga tayo gawin at ito nagyaman kaya. Ang kung amunti ka ata, nagiti papeles. Ang kung amunti, ingakas kang itin.
bayat iti kaas iti ako, isu tinautit kanyang ibisirib, kanagitan na ko, kaputan at may maysa kami iti ni Apo Diyos. Unang lang kanakwada, ni Apo Diyos, your loss na amin. Ni Apo Diyos, sabtun na ti kasapulan tayo amin. Ni Apo Diyos, bayadan na amin, nagiti responsibilidad tayo. Madaydayo ni Apo Diyos, kasan nga in manay ti, saan nga inmabot ka dagitoy, at ni Apo Diyos, your loss na amin, kat agyaman na pagsibot at imamati ka ni Apo Diyos, your loss ni Apo Diyos, madaydayo ni Apo. God is good, and all the time, we report to iti na naamay na virtual wedding in Thursday, October 22, 2020, iti oras iti 3 o'clock, 3:30 p.m. Ijay tubig, ijay semirara, kan ijay semirara kung nakuha. No, iti dam-ed, kan iti dam-do mga agencies iti government tayo, na iti virtual graduation, na iti virtual meeting kasada seminar ng iti ayan tayo nga simbahan na arami iti umuna nga virtual wedding iti under iti Pentecostal Church kat awan iti sabali nga ng officiate man nga tiyente yung pastor ni Reverend Donald Visoriano kwen inasistaran ni Pastor Augusto Dato kwen ni Jesse Mirara inasistaran nga tiyan ni Pastor ni Kalor na Safra. Nag-asap na dito yung barbarong agasawa ang kinasap na ito virtual wedding. Nagsipod na nag-istada kas history iti virtual wedding iti Pentecostal Church na nagdayo ni Diabo. Iti bride sa Beto Manipata iso na ni Sister Shemia de los Santos kan iti groom kan iso na ni Christian Lu Lariba. Kan napasamang garod iti virtual wedding makita misundahan mo nga mga maligaman, makita misundahan through computer, through internet, kaditinda ko rin mapagyamanan ni Apo Diyos tahaan during ijay ceremony, kataan niya na-brown out, tapno maituloy, awan iti gapo, tapman na maituloy dahil niya kalaysa, nga manedayaw iti Apo tayo isunay, iti nagpag-adda, so na iti anang iturong, kad kasama lang iti si Mirara, hanga nagloko iti internet, tututu kan kana matintas kan madayayaw iti Apo ta makasunay iti uray virtual wedding ng ti Apo Diyos isunay iti nagtignay iti biyag na dito yung newly couple madayayaw iti Apo. Sino iti signal dito eh? Sino siya may nayangay dito eh? Ang kayo madalagan na nung iparin or nung pihindras ka iti pandemic iti panagkalesa talukan mo nagmula isunay tibig sa kapatid ko kanta na ko
sumali kung punanin kay hindi may saka nung mga algaw ka nung mga may nisado dyan, walay dapat at pagtuwa ka nung mga panpanuto na kalikarti, may pupat ka nung mga panagawana pinagmula na ka nagsilaw ka nung kiyayama may kaputihan niya at timot pagkakalit ng mga timot na kunana ka nung mga itati pinilin ikatap iti ako'y iti bosom awan kikitaan ka nung sinulisaw awan parang kinakita na isang mga kapilitan ka nung nagsami nagpakumbaba kiniyapit Diyos at sa'y ka nung hindi ka nung nagmula iti ko nalipata na kaya maikaw tak ka nung marim na mula na tinmama ka nung ka nung nalipata na ka nung niyapit Diyos nagsakit ka nung isang mga at amin ka nung tinapakunan na ka, tinapokaw na ka nung pinigpid na ni ako Diyos, nagkabawi, nagsangit ka nung, nagkalara, nagsubliti, nagsubliti ni ako Diyos. Tapos ikaw dyan parang sakla, pero hindi ka nung tibukto, nagsubliti ni ako Diyos, nagsubliti ni ako Diyos, at tana timbaba, santo, subli ka nung hindi kinabakunan na kanuman. Yung tayo niya po Diyos. Hindi man na rin yung hindi man na rin yung naging dawal yung ito yung masarakan iti masarakan iti Revelation chapter 3 verse 2 makunana awake and be strengthened. Gusto ko iti mga alakan iti so na pala kami na unana tapong ngayon panayon na nagsakal masakin ka nung duwasan tayo kaya itiban at mga duwasan tayo mga unana na sa tayo kumakano ko duwasan tayo hindi ngayon iaisulit tayo itibagi tayo itikakalwa na mas dati ay katil tayo kumakano iti sa imamon tayo hindi iti so na duwasan tayo hindi na akos nalakamay nga masaktan, tapno na tayo ko, tumakul tayo. Unanapay nga at tako nga iti self-control tayo kakapsa, paparul, mapabaro gumagiti panpanunod tayo, paligiti iwan tayo gumakanong ko tayo nasaya at isang sawa na di makatulong. Mas tayo iti nikwana, dapay, pasiti na isulat ko ta paminsan gabi ka at sa ula may alam mo niya yung mga mas tawa kong sa lahat ikat patawa dapat siyempre lang kami nga ang makawala ito ka mas tawa kong ikat patawa na kapanggol sa mga nga maawatan kung di nabalita ko ikalok kalam mo niya ni at ito nga ng tao isu mo ito yung mga pwede niya sa sa ula kalam mo niya da ang panay tapos kaya at ito pati alas Diyos, nag-gimo kami, tinagsawa na kami ni Reverend Nagino Samson. Tinagana ka, tapno, tinagana nga, sampal na itinigyan ni Enoch, na masakot ko nga at tayo ko, nakipag na tayo kiniapit Diyos, tapno, magmugunahan tayo. At dalag iti requirements nga matipagnakin ni Apo Diyos nung umana na masakong umamala tayo nalintag tayo at siya ito tibiyak tayo rumaka at buma at daan tayo rumaka iti high moral principle at siya ito iti humility kuma itibiyak tayo kumakunako tayo at siya iti magana iti malunamot iti nagsaumot ko ni River na Novel Velasco. Novel Velasco, tinaga niya ko ti Misol na pati ito yung hanunay ngayon na dayo iti tima. Minala na iti kasabana iti Full Genesis chapter 1 ng Misol. Misol na kadakani ko the principle of creation na kunana na masakot na pigil tayo kumain iti amin ngayon na nagkakuan ng ilogi iti amin o sa galing iti ng ilogi iti amin mga mga ti amatay ko sa ilangin
pandibigan tayo guma iti dagiti nung onama nang priyogi iti nang ikaspasabay iti saot ti Apo na iso iti kapo iti panangkaisalakan mo. Kasi kung apisawa tayo gumakano iti panakaparsakan mo ni bakit mo kasi iti pagana unana pa rin katulad iti ang mga inagaw iti ina iti iti pagdumanda kas may sana ama iti pamilya da kapo iti kinagindo iti sana mau kinakapo iti amano yaman rin iti ako tawan ito yung mga kausap unana pa rin respect at respectful tayo iti asawa tayo ayatin tayo iti asawa asawa tayo at unana nga tayo malalaki at tayo iti may sakit tayo iti tulgot iti pamilya tayo na tayo magdang iti pasir iti tulgot iti church tayo at unana nga tayo gumagawa ng program at tayo gumati abilidad na create something that is good na awan isabalin ng itamtan ko ngayon at niyamata yung sa bilangin. Pagpasaw na yung kapay kinusuro na ito principle of declaration kinusuro na pa yung principle of preparation kasi ay kunana ito yung principle of preparation kunana na we must prepare for our adventure in life as a married man kunana where the elders masa kung prepare tayo ito yung ministry tayo kasi dyan ito yung soro na kakapsap kunana tayo yung soro na pwede the principle of situation pakasal iti usul na ako hapsap at humay lang iti testimonyo na nga nakakakit iti biyak itong lalaki sa diyan at tanga di diyan na konferensya ng lalaki ito yung district kaya pa district ito yung kaya bakit nabandi di kakapsap makita ito sa iti bishop sa jenong bishop Jacob makita ito sa na makita pa yung maglaman yung samit ito ang sa na iti rabili na kawan ti nagsago ti mas sa mga minuto ni bishop Kamsong taksi ko ta hanggang mga umay nito yung bispo tayo ta mabalik yung nagsugar na pero bilibon na unay na makita si ayatin tayo o bispo kapsap ta makita ti mo nga dito yung pagmanda nito titaw sa itapaw ti ayatin si ba nagalamit ka rin ti sinito ka rin ti kasla na umanayan na yung chariot yung bispo tayo na pangako na yung mga kisipada na yung puso so nga last night na to awag sa bali yung kastado ng dikot na kutos ka iti barbaro maro officer ka iti men's group ta at ta ta iti 16 na churches nga na yung present at ta iti more than 100 kukwari ako Diyos iti amin yung pamadayo. Kita habang sa sagana ng iti concept
Paraglami, nigel. Kita tabi nga pag-iwan ti Apo, nagiti amin nga kinimbag na, kinyami di Apo tulad. So, thank God, na naibagsuna, na nagiti manong nga member, iti ka na umatagutan, marinayinan na, harap sa, marinayin ti Apo. Amen. Hallelujah. Kita gaman kami ba, ta iti Apo tulad, iti ala kapag-aayan na, iti nga men's conference tayo. Amen. So, kada kayo kapsa ng mga lalaki, kaya maamis kayo na magipag-aragsak ka niya mga jay men's conference ng maami jay ang pumudulan para tayo iti ako. Hallelujah. Kaya ipahay kami ngayon iti kanta na may ipahay iti ako. Thank you.
bibigyan tayo. Amen! So, before tayo mapati praise and worship, agdagdag tayo ti announcement kay ipaay ti katarakian ni Pastor dito Baguio. Reverend Donald B. Soriano. US Supreme Court Justice.
that i-representan na dagiti evangelical and Pentecostal na kumpati ni Jesus Christ. Manaynayaw sa ako. Ngayon no maabak ni Presidente Trump akas Presidente doon no November 3, makita tayo ito na mapuntun di jay plano tayo ako ni Amerika. Ngayon masapang nga ikararag tayo na ni Apo Diyos tayo baligi. Uban iti panangawak na ito yung Presidente Trump na agwalin ang Presidente Mananti Amerika. At ito no bigat ti Domingo iti Amerika ang narata unarayomin. So nga ito no Sunday iti Amerika, October 25, adati rally dagiti evangelical at Pentecostal nga grupo iti Amerika nang naman na 30,000 or more di atparan di Washington D.C. di kunada na Washington Mall ag agrali da para kanya ako Diyos. Madinayaw ka ako. Ida uluan ni Reverend Franklin Graham di may isang anak ni dating Billy Graham. Ni Billy Graham na bayan nga isutig nang ipangulo iti makungkuna ng mga evangelical movement di Amerika at Baptist isunan. Ngayong uri ng Baptist na open isunan kadagiti Pentecostal na inayaw ka apo. Kaya paornong nga iti Washington Park ito no Sunday iti Amerika kat agdayo tati apo kat ng ti rason nga maulong da ite Washington pa ag rally da po man ti panakabalit ti apo iso ti agturay ite Amerika marinayo ti apo kat kaskunak ito no November 3 at dati eleksyon ite Amerika at adu di mga ibagbaga lalo ka lagi sa media at lagi sa social networks na maawak ni Biden na maawak ni Trump yung adu mo di mga ibagbaga na kasi di November 2016 isumot lang di mangyari tatamanan na surprise na maawak manan ni Presidente Trump. So ikalarang tayo nga ito bagay ito ti apo iso ti matangpaw. Number one tayo. Katamu to yung ati bagay ito ti apo para ti Amerika iso ti kuma panakabalit ti apo ti aturay. Ti Amerika ti number one missionary supporting country in the world today. Manaydaw ti apo. Haanan nga ito yung number one missionary sending country ng iso pala ang number one nga nasyon na agsusuporta the missions all over the world. Manaynayaw ka po. The number one nga missionary sending country iso ti New Zealand. Ado ka nang iti New Zealanders ti rumrumar nga nagbalin na missionary kadagiti na dumo-dumo na nasyon per capita or according to her population. It used to be at the Philippines number 3 ngayon tantarang galing na number 2 marayayo sa ako ta adu kadagiti overseas contract workers sinagbalin ng missionary mudlan kadagiti na nasyon ayan da. So nga tata kadang ito nga chip po awanan ti nasyon dito yung rabot itaga nga awan ti Pilipino nga missionary nga may kaskasaba at isaw niya ako Diyos. Matay na yung dabo. Iso nga amok nga niya ako Diyos bindisyonan na ti sakripisyo dati ti Pilipino kadang ito nga nasyon. Matay na yung dabo.
Okay, so data iti pasamak bika Luis Carlton ng iya Amerika Sunday. Okay. Kert iyugite ikararak ten agayunar ng ti righteousness kert ipanag turay kuma iti kinalinta ni Apo Diyos matumpag kuma iti Amerika. Matadayo ka po. Okay. At tatakawaman, isugumat in church anniversary isang hulian di Abulong Korea ng saan nang ituloy ta napigsan ni Tulu. So nga nalubo ka no ito isang hulian so nga in postponda ti church anniversary at kararagan tayo lang iti kararagsat yung banda ta naglayos ti manong naili dyan kaya marikatan ng iti nawating agimu tatangal daw dyan matay ni Yehulog at matay ti Northern Korea. Into no October 13 to November 1 iso ti Praise Festival na yung baga ni ni-announce ni Sister Jonah ka ti maaramit dyan into no next dito na week into no Sabado agimong tayo tuyo Saturday hanga Sunday Saturday October 31 agimong tayo teksapa ken malam amen kapsat nawatan nyo into no Sunday November 1 awan tigimong tuyo okay nawatan nyo saan kaya nga susunobat ang manan? Nagsisinobat kayo ka no eh. So, idublik manan i-announce na November 1, no service. Ito eh. Okay. So, ngayon no, October 31, iso iti mapupuna nga panag-ibong tayo mo. Ito yung CFC Saturday live. So, nga Saturday morning and Saturday afternoon, we will have a service here in CFC. Okay. So, sabi ko ba, ano, awan ti plano yung maki-praise festival. Alam mo, awan ti plano yung makigibong ito noong Saturday ito, CFC. Madaydayo ka abo. Okay. Now, aksasarano ti anniversary ito November into November 8 first Sunday of November so ti anniversary di Life Spring Calvary Church San Carlos Heights Irizan, Baguio City para pakatay man Mr. Limita Tuy nga mag-represent ti Life Spring Church di San Carlos at among maawis kayo ng kayatyo na mapanigyari sa Carlos Heights ng maki-church anniversary. Into November 15, isuti pa na kaidato ng ti maaramat na pagkimungan tayo ibubong virak ito. Madaydayo sa ako. Nakatulti tulong ni Councilor Ladua at ibalay na ti pagkimungan tayo so ti in-refer tayo ni pagkimungan ti jay di space jay buwa ti balay na at iso ti pagkimungan tayo madadayo ta abo so matimulong ni Sister Gawina na naging batang ti materials para isipan tayo jay. So, mangrugi ito noong November 15. Balay tayo ka po. Ito noong November 22, instead nga anniversary ni Binang Calvary Church, anniversary mo ti Jesus is our Shalom, Calvary ay Christian Fellowship Center, ye season pagkasinan. Balay tayo ka po. Under kada Pastor and Mrs. Jensen Malao. Panay tayo ka po.
pinmalda iti dating nga grupo la kati pinili na nga grupo nga pakisalinungan iso ti grupo tayo ti biyang ti kagwari. So nga marami siya anniversary ito no November 22 iya season pangasinan. Malaydayo ta ako. Now ito no November 22 isumot ti Church anniversary ti Binang Calvary Church di Binang Latuin dan Bingkin. So nga every Sunday ito ti anniversary diyak amo no makatinda kamin ka nag ito nga anniversary nga ikaragat tayo no sa atin nga makapag ta bintisyonan niya ang Diyos nag ito members tayo kada ginyang paglugar. Kati November 18 to 20 iso ti Wednesday to Friday niya iso ti 17th National Men's Conference maarami di ang bundulan tumulay ingin para inayaw labo ang dagiting men tayo dito yung CFC at saka nakap tayo ta makijoin tayo ide ang bundulan. Amen. Karapsa. Ito no, December 1 to 4, isumot the 41st National Women's Conference. Maraming itituding ito magmengen. Ito no, December 1 to 4, Tuesday to Friday. So nga, at saka naman ko ba, nagiging women, ta mahinayin tayo ijay Women's Conference na maraming dyan tuling niya kakapsat. So, adulte activities tayo at dapat lang iti na duwang activities na ang nga may announce ng marami. So, at itinulong tayo kakapsat at indaran tayo at iti kabahalan tayo na at indaran nga activities tayo. Malayo tayo ako. Damag kong dati dedication to church di kaya pa sentral ito no Sabado ngayon awal ki invitation ko so maandiyak ako no makapanak mo ng saan ngayon kaya ta na ay tingin ko so di ngitaan nga simpahan di sentro sentral sino pa randa walang nasing ito. So nga tatangkan may daton. Malay na ako na ako. So, dati barbaro nga pag-imungan tayo hindi kaya pa sentral. But anyway, dati mat nga aldaw ti ibigbila kong anniversary panag-celebrar ko ti pulog at may isang taon na full-time na panagsarbi ka niya ako Diyos. Panayayaw na ako. Impilit ni Mami Vanderbilt Soriano na isulti katulad ay katulad kanong mapunti Amerika. But at that time, I was in my second year college at ECF and ang kakayat na puwanaw kaya nga panawang tagiti na kay schedule ng activities niti kabataan o makabayan. I was a KM founding member early in those years. Amamog de kwa founder ti CPPNPA ni Jose Maria Sison. Tagatayog pagkasinan ay kagkatuwa kami ini at takapit niya ng may saka na kiti ng bangon kaya kiti ng pupunang kabataan ng kabayan. Ngayon, impinit ni mother ko, ni si Soriano, na kuyugod ka noon ng pati Amerika. Plano sa gaming tiapo, sa gila na tibiyak ko, iso nga the first na nang lehas kanya, hindi na pang kami di Amerika
Nagpasyar kami di Redding, California. Ijay nga nasabat ko dito nga babae nga propita. At ipata natin imana kanya di Red Bluff, California. Nareknak ti pa nakabalin ti Apo. At nareknak nga ni Apo Diyos ano ti plano na itibeko. At madaydayo ti Apo. Ijay nga panangipatay natin imana kanya di propita ka niya ay nalukatan niya mata. Nansirituan niya mata. At dati na bigpig kung ay agayip ti plano ni Apo Diyos para kanya. Ti sumarno nga nang ilihas kanya ni Reverend Lester Samuel di South Bend, Indiana. Napang kami di church na, kung di malay na, di kami nga nagya. Ijay na nga pinaimpate ti ima na kanya. At ijay ti nangawatak ti anointing nga mga isuro. That's where I received my anointing as a teacher. And from that time on, I became a good Bible teacher. Hindi ko at may katulungan ng ipatay ti imanakan na ni Reverend Granville Ray founder the International Gospel Assemblies. But it was October 25, 1969 nga talaga desisyon na nga intuno agawin at may Pilipinas talaga na full-time at sabi at mga Diyos. Madadawa na po. Kala na ni Reverend Granville Ray tilas na nangipatay manakan na hindi napang kami di Hawaii kay ni Mother ni Mrs. Vanderbilt Soriano hindi mo nang Sabato ni Kwa Reverend Emilio Liberato, the founder of the Filipino Assemblies of the Firstborn. Isa mo nung tinipate ti imanakandak at kung na Lord, tenglong tibiyan mo na ito yung awing. Kaya malalaw ti Apo, pagpeso nga niya ako Diyos, tenglong na tibiyan ko. Kaya hindi nagawin na, December 1969, manipod yung Amerika. Nagsumbli ako ng nag-eskwila, naka-enroll ang TBCF. Nung awalan, napukaw di jay dagar po ang nag-eskwila. And then the following year, 1970, inibatak di nag-eskwila. Apala ko nga mga full-time na nagsabitin ni Apo Diyos. Malaydayo ta Apo. So, 1970, nga nairuhi di Calvary Bible Institute, so multi taon nga nag-full-time na naiwaras na iwanak ti National Full Gospel Movement, nag-ado nga yung people ti naisalaka, ka nag-ado nga nasyon ti nainayin nga kwa kinimpro iti NFGWMPD. Parin na ako tayo po. Ijaywan na simpo nga indrogig ti full-time nga napang nag-evangelize ng askasawa at ado lagi ti simsimba nga may mula. Balaydayo ti Apo. At manipul ijay nga simpo medyo intut ko amin nga biyako nga nag-askasawa. Nagpasyarak ti Corvinza ti Apura, Mountain Province, Ipugao, Kalinga, Ura Puerto Rico, nagatakdo nga sa simpa ti Nemula, kat na iparakdo. Pagyamalak ka ni Apo Diyos, ta iso ti nang talaga nga nang tenggel ti Gakko, kat iso ti nang pulot ka niya, he gave me an anointing as a teacher, and he gave me an anointing as a pastor. So madatata itaral daw nga pastor na ito na si Mar. Maradayo daw. Sabuta, the anointing in kami ni Apo Diyos, saan nga nagkat, saan nga pimanaw, saan nga natay, saan mo nga matarayan ngayon sa mundi. For the anointing is without repentance. So, mga tayo tayo po, at dapat tangal daw na
Pastor, ituloy ta at natiklaro ni Apo Diyos para iti na ito yung asipan at para kayo ng membro iti na ito yung Christian Fellowship Center. Para tayo mga Apo. So, pagyaman talaga ni Apo Diyos ta at natiklaro na para iti na ito yung Iglesia dahil natiklaro na para kanya at pala ang wheelchair handa nga matandagan, handa nga jiliri, ta i-August nag-question na kanya po to the Lord, mapenging ang mobile ang kagasan siya ka, magdahol. Diyot ko na niya po Diyos nga sa mga matandagan, ta at dati ba may inspire, mabindisyonan nga magkikita ko ka ng naka-wheelchair at kaya po pala ang ti-exhibit niya po. Malinaw siya po. At ang peso, hindi matagdawan. Dantang iti ag-messenger ka na, ag-text ka na, pastor, maragsakan kami, malinpinsyonan kami, awore o basta na para rest ka pala ti 150 bagay ng nagsilpi ka pala ti Apo. So nga nagbalik ngayon nga ito nga condition ko nagbalik nga condition kadang iti ano nga magbubuya kanda at nanto tiyempo nga ni Apo Diyos kung na nga ito magdakan tsaka mo tatanong doon niya yung basta sinabi at ako. Malilayo at ako. Kung magamata niya ako Diyos, di kararagyo, kagdiago siyo amin, nga mga kararag ka niya, then tumultulo ka niya, nga sinabi ka niya ako Diyos. Nagbalik ka amin na bendisyon mo at kanya. Kas nagbalik na ko at na bendisyon ka na kayo. Malilayo at ako. So, tungkol na isa, aramino tayo di pagayatan ni Apo Diyos, di kaya ang balita ng indisyon, katagiti na nangibawanan ni Apo Diyos ka tayo. Maray na ang tayo po. Okay, next. Hallelujah. Matay tayo iti Apo. Matay tayo iti Apo. Awisan man nga tumagdad itong lalay sa kadatayo. Gusto ka tayo iti panagdiay tayo tayo ni praise and worship at tama malam. Ibagaman itang abay mo, kapsan. Kapsan. Manay tayo iti ako. Anakita iti rupa. Hallelujah. Manay tayo iti ako. Akas magbay kay sa tayo. Magdaya o iti napatagalagan na. Let's enjoy the presence of the Lord this afternoon. Hallelujah. Let's give Him all the glory and honor. Palakpakan tayo niya po Diyos. Thank you.
love to praise your holy name, O God. We bless you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your mighty presence in the midst of us this afternoon. There is none like you, O Father. We love you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you.
hanggang matadahan may katiklamo ni Apo Diyos. Uray no parasan ti Diablo ng mga ragit ti amin nga kukuskusan tapno matadahan ti plano ni Apo Diyos. At alat at ti plano ni Apo Diyos. Malinayaw ta ako. Yan nangyari, napay ni Abel, ni Cain, pinapatay, nagbalik nga outcast kung ako natin English, napapanaw, ijay linya ni Adan ka ni Abel. Ngayon, nag-isagaran ni Apo Diyos ti substitute. Ang nangyay di nga substitute. Malinayaw ta ako, nang tagmanan ti may katlo. Karalaki, kada adan kami iba. Maridaw ka po, dati na lang na. Iset. Okay, so nga iset, ti nag-reading. Bundo nag-replace, DJ, kunati ako, Diyos na plaro na nga dinadal ti Jablo, kada Abel kami kain. Kat iset, intuloy niya ako, Diyos, ti plano ni Apo Diyos kami kain ituloy na kami sir ure no at niya tingkas tapit yung blue so walang istorya makita yun yung Biblia kadagiti firstborn nga nayanak okay so ti firstborn no first fruits na mako na kadali talunga pasit na nga biyang ti makungko na nga firstborn. Umuno na ada iti blood, darama. Jidara ti firstborn, ti pagnaan ti genetics ni Apo Diyos, linya ni Apo Diyos. Iso nga na patiglaw na iti firstborn ka ni Apo Diyos, ta inkabit ni Apo Diyos nga lintag na inibilan jay hardin ti Eden nga tidara na awitun na iti linya ni Apo Diyos. So that the bloodline was given and instituted to preserve the purity of God's will. Tigay na sa hindi niya eh, tipagaitan ni Apo Diyos, hanggang nga iti genetics na nung tipagaitan ni Apo Diyos, magna idarati inauna. Maray na yung ni Apo. Iso nga makita nga manipog ito, may anak di firstborn. Padasan amin ti Diablo, ti kastana nga magdadahol kung magpatay di firstborn. Tapno, di pagayatan ni Apo Diyos, saan nga matuloy. Ngayon, mga rarin natin ni Apo Diyos, di pamuspusan nga di pagayatan na matuloy. Marinayaw ka Apo. Awan di ba kaapot ti plano ni Apo Diyos? Marinayaw ka Apo. Iso nga, in the firstborn, that is why the firstborn is very important because it is given the bloodline to preserve the purity of God's will. Marinayaw ka Apo. Number two, na ito na kadagiti firstborn ni Apo Diyos, ito na kadagiti firstborn ti mahungkuna nga birthright. Kalintagan kadagiti na yanak na ununa, firstborn. Okay, they have birthrights. Na leksyon lang tayo di last Sunday diyan niya. Kaya nga tayo di last Sunday di afternoon Sunday. Okay, naalo tayo di siyang na birthrights. Dagiti mahungkunang firstborn. Okay, atay nga may kanati first birthrights na ito eh. Firstborn na mahungkunan. Tapno, they can administer. I-administer the iti sanikwa ni Apo Diyos. Nga, magamanda, maitaray da tag iti sanikwa ni Apo Diyos. Okay, so the birthright, the purpose of the birthright is so that the firstborn can administer the properties of God. Ang nga lang dagiti na physical lang na properties. Ngayon, the properties ni Apo Diyos, ito ni Apo Diyos na kalintagan nga na espirituan, kadakwada.
isong nga nagiti firstborn ni kanati kalintagan nga mangitaray ti dati ako kadakwada na sanikwa. Ti may katlo nga biyang nagiti firstborn garantisado nga nagtut ni ako Diyos ti garanti nga at dati seed at dati bunga na. Okay. So, no makbag natin pag-aitan ni Apo Diyos ni firstborn, hawat di makalapit na isuna makaputot o no makaanak. Kaputat di linya ni Apo Diyos matapol na matuloy kada iti kaputotan. So, the third part of the firstborn is the harvest seed that will guarantee the harvest. Manaydaw ito ako. So, dalita na parlong na pasit, ada kadagiti firstborn na mamumuna. Siguro kung muna, apay nga ka nga, nagtalaw tayo ito, may pagod ti firstborn. Punta, hindi na kaya niya po tayo ng Isang Kristo ay cross di Bantay Calvario, amin na may salakan, hudyuman o nuhintin, at balin na nga firstborn, iti na espirituan, kung napisika lang, iti imatak niya po Diyos. Iso nga dagiti amin na may salakan, ulay kayo, na kayo, nagbalik kayo na firstborn niya po Diyos. Narayayaw ta po. Kung tinaspirituan na kaya nga sawan na ito yung first fruit, dapat amin kala tayo nga may salakan. Dapat amin kala tayo nga yung mawat ka ni Apo Diyos, kada Apo tayo ni Isu Kristo, akas iso ti anak ti Diyos. Iso nga, hana na nagiti Hudyo, ti adati firstborn na tatan, ngayon kapugan ni Apo tayo ni Isu Kristo, ura kay tatayo nga hintil at amatan ti firstborn. Maray na yun ti Apo. Kaya amin nga mamati ka ni Apo Diyos, imawag ka ni Jesus, akas manubot ka mga isalakan na nagbalinda ka firstborn iti na espirituan. Kaya no patsanda amin kakakari ni Apo Diyos, deta ka kina firstborn, hana nga na espiritual ngayon na pisikalan. Uray ka na itihinti. Manay na yan ang Diyapo. Now, nagito yung nga susuro kung panaka mo na pukaw iti iglesia. Andan nga mo nga isuro. Andan nga mo nga ibaga ka na iti namati. Nagito yung tikalintagat tayo nga namati kanya Apo Diyos. Marinawa ka Apo. Hanggang ang panakaisalakan kanya ito karat tayo ngayon at ating rights tayo at kalintagan tayo akas may sana anak ni Apo Diyos. Marinawa ka Apo. Puro yung may espirituan nga nagbalito yung may espirituan na anak ni Apo Diyos. Isumot lang. Dapat karat tayo na i-transform karat tayo na gito yung kalintagan. Okay, kino kita yung adalanti, may pag-upti, first fruits. In Exodus chapter 22, verse 29, okay, dahito yung iti first fruits. Amin na first fruits, nung unang na bunga, hanong na i-delay, hanong na ita, hanong na taktakil na ito, kanya ako Diyos. Kaya ito nga sa word, apaman nga, nagbalik nga, first fruits, ito nun, kanya Apo Diyos. Okay. So nga no, nagloob di niya papaya. Han mo nga iduli, saan mo nga i-refrigerator, saan mo nga i-preserve, saan mo nga isugat ni kwarta, sa awat ng ramidon, masapo nga apaman nga maloob, ito kanya Apo Diyos, the first fruit. Amo pa kaya nga kinin na guilty tayo kami dito yung bagyo niya. Yung tatanga mo yung amo yun. Nyo.
identity mo na. Amuyo ganun. Okay. Siyempre, idihan mo ng among, mabalin mong irasyon na, ay, ako mo ha, saan niya may baga, tatangan na iba ka na kayo, amo yun. Isang ano, at dati prutas, itad mo. Diba? Noon na ilo, noon na loob. Okay, may kadwa. Masapong na intuno na loob, right, kung naman tingis niya, no? Nag-yelo mo no, hindi naman din tapo na magpakita ka na loob di bunga hamo nga i-delay kahit hamo nga ipagil na maitid ka niya ako Diyos dahil tati nagbasulan na kiti adung ako Diyo hindi dahil na tulad saan na nga yung sambut na itid ka niya ako Diyos hindi na loob ng pre-reserve ka Uno, inaramit ng liquors, arak. Uno, inaramit ng jam. Uno, inaramit ng samsamit. Ngayon ka niya ako, Diyos, noong nalabong di jay first fruit, unang abong na iawat mo ka niya ako, Diyos. Manaydaya, magabong. Isang natin may tatlo, letter C, of thy liquors, unanak. No, kasi pangarigan na ilawan nga na i-preserve mo DJ na naloong na bunga. Kapilitan nga, yung una nga nagkapong i-DJ i-preserve mo, itag mo ka niya po Diyos. Kasi pangarigan na ilawan mo nga na inarabing nga jam, preserve DJ. Yung una nga jam na inarabing, itag mo ka niya po Diyos. So nga, kasi ito kaya nga sa wundi, of thy liquors, verse 20, ay chapter 22, verse 29, the Exodus. Ti may kapat, may tuti ay, ti may isang importante, amin nga firstborn, ti anak mo, putot mo, firstborn of your sons or daughters. Ito yung importante, tanong talaga na susurutong na ito yung 30 first fruits. Sigurado na una na putot mo lalaki. Maridayaw niya ako. Para sa mga kanina ako Diyos, nung palo niyo yung 30 first fruits. Uri maroon na makita niyo ito na muna na bunga at pamilya yung lalaki. Isang nga lang iti hudyon niya, agi niya na kagagudyon na chimpo. Ti firstborn amin di kiti hudyon at ta, lalaki. At ano ti babae ng sumasarno? Ngayong gaputa susurutun na tilintag ni Apo Diyos na nagrugi iti Genesis, agi nga na takot susurutun na ito yung hudyon, kita ang dihilin niya na. Firstborn ng anak, Lalaki. Wala ta, iso iti mag-garanti nga ito yung makukuna nga birthrights yung agtuloy. Iso nga dito yung Exodus chapter 22 verse 29 tile number letter D, firstborn of sons. First fruits. Bagi niya ako Diyos. Maraydayaw ka ako. Amen. Nang tatuhanan mo yung masapong na itutuyo ka niya po Diyos. Now, for example, kaya't yung nga maridim nga makuna. Narigyan nga maridim ti firstborn nga lalaki. Talaga nga bagay niya po Diyos. Ngam no isulti ka po ng ag-survive. Dito ka pamilya, siguro isula ang different winner. Siguro nagbalik niya na natay ni ama, ni father, grandfather. Well, mabalik nga masukot, mabalik nga dawatan ka ni Abu Diyos na i-release na the firstborn of your sons ng atang isaktifisyo nga ramidang. Maaral tayo ito na tayo nung sumarlong na bubersidolo. Okay, and then
amin nga firstborn ti oxen, tingun, dagiti baka, noang, dagiti oxen na makuna. Okay. Ken, letter F, amin nga firstborn dagiti sheep. Okay. Bagi niya to Diyos. Kunama to letter G, 7 days with mother, and at the 8th day, you give to God. Kaya mga sawon nga nagito yung oxen, the baka, wano sheep, wano naman nga animal nga dahon ka. Kalpasan ti 7 taon nga agsuso, kundi ina na kalpasan ti panakairak na 7 days, kalpasan ti panakairak na maiawatan ka niya po Diyos. Okay, so 8th day, iso iti mahungko ng aldaw nga iso iti panakaitid na data nga firstborn din niya po Diyos. That is the beginning of the law of the beginning. Okay, iso nga iti din niya po Diyos, number 8 is the number of a new beginning. Dito yung gamitin ang alanda. Nya. Isa man o kita ti sa una Apo Diyos, nya, no 8th day, talaga nga new beginning. 7th day, perfect number. Nya. 6th day, that's the number of man. Nya. 5th day, nya iti 5th day. Number of the Holy Spirit. Nya, so nga nun niya ako, so nga penta, because penta in Greek is 5. Okay, so here you begin to learn the significance of the numbers. This is what we call biblical numerology. Amin nga numero, the numbers that adamay the significance na. It is nga niya ako Diyos. Okay, well anyway, let's go to Leviticus chapter 2, verse 12. Okay. Dito iti mangtun iti ayo na Apo Diyos. Dito iti maaramig tapno ayo na Apo Diyos. Number 1, oblation. Inya ti makumunang oblation. Katuloy ko at kwag, lahing na ito'y oblation. Tatayo ti sa amu ti kaya ka sa wanto oblation. Ti oblation, di para kabilang. Ti lukar na lang yan, di kasigkan ka kaya ka sa wanto, para kabilang. So, no, at dagay ti prutas mo, na ito mo kanya po Diyos, na pinpitas no, may bilang. Or, in English, they are laid bare before God. Okay. No, kas pangarihan sawa. Nagatulong sawa, kaabit mo. Nya, saan mo mo't nang maipat amin di tabernakulo? Saan mo mo't amin nang maipat di unang tisimbahan? Kas pangarihan o patihitaryati mulang na sawa. Nangigitan kaabito. Kapay, baka na amin di pali di eh. Pag makanaamin niyo ang tisipahan, ha? Ngayon, ikastarang ito yung Judy niya, ni Leviticus, ibilang da, iti sangwanan niya po Diyos. They are laid bare. And that is what we call oblation niya. May kadwa, saan nga mapuuran tapno at balin nga nasamit nga ayam mo tisangwanan niya Apo Diyos. Okay, saan nga maluto ti kanya sawan, saan nga maituro, saan nga maituro at balin nga makan ng baybayan isangwanan niya Apo Diyos nga na oblation tapno at balin nga sweet smelling savor ayam mo tisangwanan niya Apo Diyos. Okay, number 3, every oblation will be seasoned with salt. Imbilin niya Apo Diyos na no ibilang mo
at da iti rukod ti asin na inayin mo tapno saan nga nahot. May sadyay, tapno saan nga bumanglis. May katlog at tapno saan nga malungtod. Isunga ti asin hindi ibigin na po Diyos nga may sarapan ng mag-preserve. Okay, ti nabisika lang. Kaya kaya nga sa wanti na spiritual, ti asin, lalo yung tinagbalin ng asin, ti lumong. Niya, nagiti Kristiyano, nagbalin tayo ng asin, ti lumong. We are the salt of the earth. It means nga we become a salt to the covenant of God. Katulagan kanya Apo Diyos na tayo na Kristiyano tinagbalin ng asin. Magtulong na magpreserba yan niyaman nga tulang tayo kanya Apo Diyos. Maray tayo ako. Okay, the next nga versikulo ng maada tata adalaw tayo pa niya the birth rites, the first fruits. Numbers chapter 18 verse 12. Numero kapitulo 18 versikulo 12. Imbilin ni Apo Diyos bagi na ti kapintasan kadagiti lana. Oil is made out of the seed. So nga dagito yung cooking oil niya. Aming ka cooking oil na nagkaputi buhol eh. For example, canola cooking oil that comes from the seed. Okay. And Jesus, ni Apo Diyos, pinunama itin sa una nga at ikamayatan nga pasunti oil with na buhol na nagbalin nga lana bagay ni Apo Diyos. Masarapan dito in Numbers chapter 18 verse 12. The best of the vine, that will be. Kaya kakasawin, aming pinuspus mo, in una na pinuspus mo, manipod ti sanga, manubungan ti sanga, bagay niya po Diyos. May katlo, aming nga apit nga wheat or rice or naman di barley, bundo oats, amin di first nga apin, bagin ni Apo Diyos. May kapag masarakap di Numbers chapter 18 verse 12, all of the first ripen from any that you plant belongs to the Lord. Malinayaw di Apo. Ito yung prinsipyo yung ilaan na tulad. At tuloy yung baro at tulad. Datayo, nung naisalakan tayo, at balik tayo nga parbaro ng mula ni Apo Diyos. That is why the Word of God says that datayo na namatikan ni Apo Diyos, we are a planting of the Lord. Manaylayaw ni Apo. Masalakan yung baro at tulad niya eh. So, amin yung maisalakan nga namatikan ni Apo Diyos, barbaro nga mula ni Apo Diyos. We become a new planting of the Lord. Which means we all belong to the Lord. Bagi ni Apo Diyos, di kamayatan na bunga. Awan sa mali, nakakahan ka na tayo, usahan ka na tayo, panidayaw ka po. Okay, we continue to verse 15. May pangod ti first form na ito yung amin nga manglukat ti matres ti may sarahina bagay ni Apo Diyos. Animal man uno tao. Okay, amin nga manglukat ti matres. Hana ko na amin nga bunga na iti na nagasawa, nangimbaga. Hanangimbaga nga amin nga bunga ti binidisyonan ni Apo Diyos kasar ang akin na basta linukatar na timatres tao man wala animan bagi ni Apo Diyos. Amen. Isang uray na uray
oray no inses, oray no anya, basta isuti ng lugar ti matres ti may sakina, ti na pisikalang mundo animal, bagi niya po Diyos. Maray na ayaw ti apo. Iso nga oray pa yung kunang anak ti at siniti, for example, no, anak sa tayo ng kayat, haan nga mawalit din eh, tarang kukuha niya apo Diyos. Kaya tayo ano saan? Marilawad ako. Ito ti kapatid, ti may sana nagbalik niya anak ni Apo Diyos. At tayo nga ako, namatikin ni Apo Diyos, ang nga pisikalan nga tatayo din ng lokal ti matres, ngayon na espiritual ti kaya nasawin, nagbalik tayo nga napatagkin ni Apo Diyos, tatayo ti muno na ang resulta, iti ayat ni Apo Diyos, tap no maisalahan tayo. Balay dahil ka ako. Okay. Inya pa may kadwa. May tatlo. The firstborn of man mapalin nga maridim. Ngayon timon una nga maridim ije kuma awan sa wali no saan nga ni ako tayo ng Isu Kristo. Inya. Balay dahil ka ako. No ni Apo tayo ni sa Kristo ti nang redeem no nang gatang kata tayo nagbalin tayo ng firstborn ni Apo Diyos manay dahil ti Apo iso mo no, talaga nga naisalahan ka no talaga nga ni Apo tayo ni sa Kristo ginatan na tayo babalit tinapatag nga daman na manay dahil ti Apo nagbalin tayo ng firstborn iti imatang ni Apo Diyos. Marinayaw ka Apo. Kung the firstborn ni Apo Diyos, nagbalintay mo lang na firstborn iti inheritance. Tawid ng itin ni Apo Diyos ka tayo. Marinayaw ka Apo. Okay. May kapag. The verse 15. Mabalin mo nga magatang na iti inauna nga na enak, manipul ka na iti unclean saan nga nasumpul nga animal. Okay. Ije daong ninuhi. Ije ti pagkita ang noan niya na iti naralus nga animal kung na iti narugit nga animal. Amin nga nadalus na animal nga inapurbaran ni Apo Diyos na animal nga nadalus na para nagiti ang tao dito na bauti daga ipalulus na nga may pastor i daong ni Noe nga pares. Okay. And if it was a perfect animal, a good animal, an animal that was redeemed, then he will allow 7 pairs of good, clean animals to go into the ark of Noah. So, ano, makita mo yung jay kwa, yung istorya ni Noe, amin nga animal na ipalubos ni Noe ng pito na pares na yun. Diyan di pagpagaan ni Apo Diyos na nadalus nga animal. Kung nagiti narugit ng animal, ti palubos lang ni Apo Diyos na umunod kaya daw may sarang paris. Okay, dito pang lasinam, no, mas pasarap di sawa ni Apo Diyos. How do you determine good and bad? Diyay, bilang na. 7, perfect number. Nya, nakakita tayo. Okay, so no 7 pairs, perfect number, dahil gayang ti talaga in pasadya ni Apo Diyos nga animal nga maaramat iti sakripisyo. Maaramat ti oberta, maaramat ti mangtumpal iti pagaitan ni Apo Diyos. Okay. Nagiti firstlings, muna firstborn nagiti animal nga may mesa nga pares. Ngayon muna nga itaong ginuwi, mabalin man nga masugod, mabalin man nga magatan. Mabalin mo nga mabayaran. Okay. Ngayon, no, kaya da kanong na i-redeem,
Jay kwa dahita ka animal, mabalin nga maridin kapasati makabulan nga mayanak da maridin na mabalin iti isumod lang na balo. The same value of the exchange. So, no ti balon na di jay baka na nagapu iti may may sakapalis nga narugit nga animal iti taong ninuwi, mabalin nga maridin, masukot, kat agbalin nga narinis, basta masukat at ti barbaro nga parehas mo lang ti gatat na dayay nga animal. Okay. Iti verse 17, ti Numbers 18, Numbers chapter 18. Da ito iti pagsarakam ti umununa nga pakasarita ti dara. Narayda dapo. Now, da ito iti kaya kakasawan. Amin nga umununa nga nayanak manipod iti baka ken iti karnero wano iti gug. Kalding, nagbalin lang na santuan iti samuanan niya to Diyos. Isong nga, no at dati na yanak manipod kadakwada, maaramat nga pagdaton ka niya to Diyos, na mabalin nga maaramat nga sakripisyo ka niya to Diyos. Isong nga, no kaya't ka na mapakawan na itibas-paso na mangindati karniro. Wala ta na igilang na matalus na animal. Wano dati sa aramit na kontrato ni Apo Diyos mangyil sa tibaka. Kasi dyan eh. Okay, so kung mabalim ti kalding no may pagkot iti para makawal ti baso. Okay, na manipot ka na dito yung animal nga natalus wano na reading babaan ti kwa panakaisalakan kasi pangalingan isuda ti pangalanda ti sakripisyo ti dara isuda iti pangalanda ti dara nga mangipakita nga nagsakripisyo da nagtunda iti baka wano nagtunda iti kalding wano karnero para iti sakripisyo amay paay ti pakawan panakapakawan ti baspaso na ket alada ti darada isu ti mabalin nga ipanda ikani padi tapno dito nga na dara ito sinta na iti samuanan ni Apo Diyos ya altar ti asi ket dapu ti asi ni Apo Diyos mapakawan nagigay nga baso na matinayaw ta ako. Mabalit ti parang iparang dati dara na dito yung nga nadalos ka ni Mara. Matinayaw ta ako. Simulo mo dati narami ni Apo tayo ni Sir Kristo. Nga. Awan ti samari nga nadalos na tao no saan nga ni Apo tayo ni Sir Kristo. Yung saan na nga mabalit nga ipatan yung bagi ni Jesus, hindi altar. Hindi may sakripisyo. Dinilansa ni Putay ni Sir Kristo, yung cross ni Bante Calvario, saan nga mabalin nga naipan di bagina, yung sisagwana ti altar ti Asi. Kaputa ti altar na sa buwan daw na eh. Ngayon ang niya din naipresenta ka ni Apo Diyos. Marilayo ka ako, naipresenta ti Dara ni Jesus. Nga naipakbo ni Bante Calvario, kung hindi naipresenta ni Dara ni Jesus, di ko natin sa uti ako nga may sa oras nga yung ilokan niya si Bitner na awan ti silaw niya hindi rin malubog na nagbalik nga rabi tadiyan ti simpo na nga di sakripisyon ni Jesus nga dara na na ipresenta ka ni Apo Diyos, Ama na sa ilangin. Kung ti tradisyon na iti Hudyo, ti istoryada, na ginom ka nun ni Apo Diyos, na ipresenta, ti dara, ti napatag nga anak na.
isong nupat mo mo ito, tetagayang ti panakabalintin, dara ni Jesus, uran pa ti ama sa nilangit nga nagparswa ka na tayo, kapilitan, nga iginawag ni Apo tayo ni Sir Kristo, nga mapakawan kang makalban kang maugasan na kikidardara tayo, mapasama. Tani anak na naman isa, itinagdawat ijay. Kanang bayad ijay. Babalan iti sakripisyo na kadara ijay krus di Bantay Kalbaryo. Isumot lang iti nangyari iti daytoy nga istorya in Numbers chapter 18. It's the sacrifice of the blood of the lamb. Maridayaw ti Apo. Now, amin daytoy dara iwarsida, sprinkle mo natin yung news. Iwarsida de dara iti altar, iti sakripisyo. Isang ano adang na Israelita iti, mapangka ijay unag ti tabernakulo, pagka umawa ti pamakawan ni Apo Diyos sa nakaraming katibaso, mangipangka ti sakripisyo, karniro, no iso ti kayam. Tata, patayin na di karniro niya, di sheep, alada niya dara, iwarsida iti saray ijay altante sakripisyo. Malaynayang dapo. Kanday tatat simbolong iti panakaito ti sakripisyo ama ipaayin ti bayat ti basol. Tata, hamot ka na arama-aramin iti chipo ni Apo tayo ni si Kristo ta adun tinakawasol ng tinarabin ni Apo Diyan Jesucristo inter na tinapatag na darana tamno ti darana maiwarsay ti altar ti sakripisyo ti maminsan laan kan iso ti mauling at simpo nga ti dara maiwarsay ili altar ti sakripisyo maipaay ti panakapakawat ti basbasol tayo ti at ngayon manaynahan ka ako. So when the blood of Jesus was sprinkled on the altar of sacrifice, He bore our sins eternally. Saan ang namatay? At dati matay para iti baspasok tayo. Ngayon, naputay ni si Kristo, ito na tibiyak na, na ipagbutip darama di altar ti sakripisyo. At tapno may pakawan na iti baspasok tayo, ti agdanayon. Maridayaw ti Apo. So nagwari mo nga tawin nga napakabas na ipagpuli daw na iti altar ti sakripisyo para kanya tatatawin. Maridayaw ti Apo. Dahil sa ating milagro iti mahungkunan nga para nakaisalahan. So uri mo na arami ti para nakaipagbutin dara nagwari mo nga tawin nga napakabas aging nga nakaragito nga tsimpo napiksa pala ti pan nakabalin ti dara ni Apo tayo Yeso Kristo na ula pa yung magada ti 2,000 nga taon nga napalabas kas-kas din nga tinapatag nga dara na pakawalan na nagitibas-basal tayo maray na ang magkapo dito may isang milagro ti dara ni Jesus. So ano agadayo tayo kanyang kagantara ito wow o ti dara ni Jesus ti dara ni Jesus. Natayon niya. Kapay nga kantata, doon yung mga tawag na napalabas. Wala tayo yung milagro, aramida, tidara ni Jesus, at na yun, marirayon ka po, aging ganang umay manan na Apo tayo ni Jesus Cristo, dahil takasakribisyo na may paay ka na iso amin yung umawag yung kwana. Marirayon ka po. Iso ti hang nga ang awatan kat saan nga ang muti jablo nga aramida ni Jesus. Hang nga nga mnawaan nga ni Jesus ito na ipibiyak na para katatayo. Siguro ti kayat ni Jesus ni jablo para lang nagiti nga ta Christian o ka nagiti first century o second century o third century. Ngayon, di milagro ngayon na ramin ni Jesus na tayo para itibas-pasok tayo. Malaylayo ka po. Ura aking gana kada ito yung natsimpo.
manaydayaw ti apo. Isu nga sa ating nga sa ating nagparti ti baka, sa ating nagparti ti karniro, tanalpas nga ti daran Jesus, isu ti na ipakbo ti na iwarsi di altar ti sakribisyo. Manaydayaw ti apo. Tatang niya, tugali niya tabernakulo, alam na di darati karniro, alam na di darati sakripisyo, ipatay sa mga ti altar ti asi, the altar of the covenant, jay, in the inner part of the temple. Isu pa lang ti mangyari, kada ito nga chimpo niya, nga ti high priest tayo, na ato magpanit tayo, awan sa bali no saan nga ni apo tayo ni Sir Cristo? Saan nga pari nga ligita? Ngayon ti pari tayo lata, awan sa bali no saan nga ni apo tayo ni Sir Cristo? Inalamot lang di damata nga ipatang ipresenta di alta ti ase. Iso makapilitan nga gaputa ni Jesus di dumawat ti ase nga ipresentaran mo lang tinapatag nga darap na kapilitan nga ti ama tayo sa langit. Pakol na ti paspason. Apa yan? Darap nga ti anak ka? No. Madalayaw ti apo. Yan sa ti ase ni apo Diyos kala tayo. Inase na kala tayo ni apo Diyos ti ase na ito na ti darap na kapatag nga darap na amay pa ay ti panakakalog, panakaugas, panakapakawan, amin nga basbasong tayo. Isumaure no anya ti singiran ti jablo, gabo iti aramit tayo, kagbasong tayo, nabayad na lang. Nagpas na nabayad na lang. Madaydayo ti apo. Binayaran ni apo tayo ng Isu Kristo. Then, ti maudi na pasit na ti verse 17, ti Numbers chapter 18, mapuurang kumati taba, di taba di sakripisyo. Iso nga ito nung may sakripisyo di karniro, uno di baka, uno di kalding, hanggang nga parte ng dangang puurang na. Puurang na di buk na, puurang na di kudil na, kung importante, purang na de, purang na naging tabana. Meaning na, ito no, may sakripisyo, o may disakripisyo, awan kumatilaok na nga taba, awan tilaok na nga mantika, awan tilaok na nga mandadal, tiraman na de karni, tiket ng sawan. Ngayon, iti baro ang tulad, tiket ng sawan, talaga na awat di sa wali nga makaalat at makasukat di lugar na ito yung sakripisyo ni apo tayo ni si Kristo. No di ka tibagi ni apo tayo ni si Kristo, nagbalik nga iso di sakripisyo na maipaiti pa nakapakawan na itibas baso tayo. Maray na yung kapo. Saan nga mabalik nga at ati kasukat na? Saan nga mabalin nga dati mangdadaan dito nga kung magpunang sakripisyo nga hindi ako tayo may sa Kristo nga nang tutibiyan na kung itibagi na para iti baso tayo iso iti nang bayad amin nga mas baso tayo balay na huwag ako iso nga iti communion niya at Santa Cena tayo. Apa yung natinapay? I-representar natin bagi ni Kristo. Ano nga bagi niya eh? Bagi nga awan ni taba. Bagi nga awan ni lawag na. Bagi nga awan ni na ilawag na mang dalagal na mang sukat ni Raman na di akrap ni. No, di ka dito ng sakripisyo 100% po natin is nga bagi ni Kristo awan tilaw na. Manay na ang kapo. Manay na ang kapo. Hanggang mabalim nga umay ti Diablo ng mga ilaw ti sa bali. Hanggang makaumay ti Diablo mga ramen ti sa bali ng sakripisyo. Ludigan,
ti sakripisyo ni Apo tayo ni sa Kristo nga mag-representar ti tinapay puro nga sakripisyo nga bagi ni Kristo. Ti na ito nga may paay ti basbasol tayo. Manaydaan ti Apo. Isong nga dagiti firstborn ken dagiti firstfruits dagiti ti aramidon na iti katatayo amin na firstborn. Idubli tayo. Ano nga ti aramidon na katatayo iti puro nga bloodline. Genetics tayo. Idara tayo. Agbalik nga puro. Uray no nakabasol tayo. Uray no nailaok ti adnyaman nga manmaran. Ngayon ito nung umay ti panakabalin ti dara ni Jesus agbalin nga puro iti dara tayo iti imatang niya po Diyos. Manay dahil ang dapo. Okay. So nga nung maawatan niyo kapsa. Yeah. For example, masikog ka. Okay. Sakpay nga masikog ka, nakaramid ka din agad. Ano nga klase nga baso? Okay. Kung di klase nga baso na aramid mo, na-contaminate, na-quarantinis, na-disturbo ti linya, ti genetics mo. For example, na kayo nga di adult niya, imbis mo mga XY ti chromosome kat sa body. Nya nagbalin nga at alo ti X ng Y. Okay, at ikahit nga sa ulo nga, nagbalin nga, imbis ko mga lalaki, mga babae, nagbalin nga mistake. Nya, resulta ay baso. Nung kasi di nangyari niya, gabo iti aramid mo, ng into no awatan ni Apo tayo ni Sir Kristo at nagbalin ka ka firstborn kung ni Apo Diyos iso iti mang preserve iso iti mang urnos iti purity kinapuro iti pagayatan ni Apo Diyos iti biya mo marinayaw ka Apo dinggit niyo nga nalaing niya spinsal nakalang ipatid ni Mrs. Saldana? Na? Ah, good. Okay. Gusto di, ito'y pagbarak na may sintro ijay problema. May pangluti ovarian cancer. Okay. Now, anya di problema? At dahi iti adagilikod na dahi nga cancer. Nga ti adagilikod na dahi nga ovarian cancer. Okay, something in the genetic bloodline. Ginulo ti Diablo deta. Ginulo ni Satanas deta. Ngum no awatan ti deto yung karay ni Apo Diyos. Inarabi ni Jesus. Di cross de Bartek Calvario. Wow! Ma-preserve ti purity ti pagayatan ni Apo Diyos iti bloodline. Manay tayo ang Apo. Uray man mo at niya ti ibangat ti Diablo. Ngayon gabo ta i-preserve ni Apo Diyos ti kinapuro iti bloodline mo. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin ti nga mangapak ti Diablo? Ngayon kiti, nung mamati tayo ti panakabalin ni Apo Diyos, ma-preserve ti kinapuro iti bloodline ti dar tayo. Maday na ako Apo. Hanang ovarian cancer, already sakit ti matres, o sakit ti lalaki nga, nga makaputot, o naman nga all cases about giving birth. Amin na dito ito, at ito yung, no amuto yung dito yung unang tayo nga bloodline. Kung amo tayo dito yung milagro ti firstborn, manayraw ti Apo, ma-preserve ti purity of God's will on our life. Manayraw ti Apo. Okay. Now, dapat iti may kagwa, birthright. May kagwa tayo ti kalintagan.
And that birthright is given to us to administer God's property. Manaynaw ta po. Manaynaw ta po. So, ang multi birthright mo, mabalik nga ma-administer mo. Matanggal mo, iti-intulti ako ng kangabindisyon. Kaputa ang mong nag-itikalitigan ng birthrights mo. Yeah. What are the properties that God gave you? One of the properties that God gave you is inheritance. Magandang tao, God gave you a good inheritance. Tawid mo. Intentin na ako Diyos, itawid mo. Nga na yung ba? Magandang tao. Kundo among the birthrights mo, among nga mantengel itawid mo, mangurnos itawid mo. Nya, dito ka sumpata natin sa loob nga, nga pa yung nga kubriyan nga na ngayon. Ha, napagitan niya ako Diyos na publik na karami. Yeah. Kapag hindi nga trabaho, at awan mo, di ko ano ko. Birthrights pa nila eh. Yung noon natin among iti kalintagam, iti alimlintag niya ako Diyos, hanga roma na kita nga sa rotsun. Nga, nung niya ako Diyos, bintisyonan natin birthrights mo. Marinayaw ta ako. Kasi may katlo nga naadal tayo jay harvest. No, may sakra nga firstborn, kundi apo Diyos, garantisado nga akapit ka. Malaylayaw ta po. Malaylayaw ta po. Isang mo nga isalakang ka, kat namati ka, kat nakamalam, garantisado nga ni apo Diyos, at dati ibigay na nga apit mo. Nabisikalan, mentally and spiritually, you are guaranteed a harvest. Manaynaw ta po. Lord, nagyaw kami itatang malam. Ta pinanas ti Jablo na maglapit dito yung eleksyon itatang malam ng apo yung palutos mo. Napiminta sa sarongat ko at nakayak ka ni apo Diyos na eleksyon ti na ito itatang malam. Uwata dahil siguro ti planon ka ni Apo na dati mabindisyonan tatang amalan. Mabunan ti panagdagad na ti dahil ito yung asokso itang amalan. Agyaman kami ka ni Apo Diyos. Agyaman kami ka ni Apo Diyos. Suruan na kami ka ni Apo Diyos na maatal mi kuma ti kaya na sa wan iti firstborn. One of first birthrights mi ka ni. First fruits mi. Apo, tulungan na kami tapno maalal hindi kaya nga sa 20 birthrights niya po. Agyaman kami, Apo, tapon di Espiritu Santo, maakaalal kami, maamuan ni kadi pa di adubay, magpagbukti kalintagan ng kadi Apo Diyos na indudmuta na kami, tanayan na kami ng nabalbaliwan, babuan din ang patag na naram kadi Apo ni Jesus Cristo. Agyaman kami, Apo, agyaman kami ako. Manay na. Thank you. Hallelujah. Pagkatayang kamagsa. Kantahan tayo dyan. I am redeemed by the blood of the Lamb. We shall.
Pagpud mo nga mga ayatid, anak mo pati pala. We thank you, Lord, na rin namin iayat